Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang buhay mga ka-serionatics! Halina't samahan niyo ako at ating talakayin ang mga maiinit na kaganapan ngayon sa mundo ng mga teleserye. Pero bago ang lahat, ay hinihingi ko ang inyong tulo. Subscribe, like, and share ang ating munting channel upang updated tayo sa mga bagong kaganapan na nangyayari sa mundo ng teleserye. Tara, simulan na natin. Ikinuwento naman ni Papol sa kanilang mga kasamahan na naging marahas na aksyon ni Pablo sa naging pagbisita niya sa mansyon kung saan humanig naman sa kanya si Pastet na gusto nga isauli ang pinayad sa kanya ni Pablo. Subalit, nangihinayang naman si Obet sa perang mawawala nga sa kanila ng dahil niya na kay Bubbles. Kinausap naman ni Primo ang kanyang mga tauhan patungkol na sa paninisin to sa naging aksyon ni Tanggol. Naisip naman ni Lucio na gumawa nga ng paraan upang makabawi niya sila sa kanilang mga pagkakapalpak at tuluyan manumpalit na antiwala sa kanila nila Roy at Tampong habang ipinadita naman ni Bullet ang pagkasawi ni Mr. Tolentino at ng pamilya nito kung saan tumama naman ang hinala nito ni Julio na ibang grupo nga ang gumawa nito upang matuntun niya lang ang kanilang butega. Samantala, dinala naman ni Olga si Ramon sa pagdiit niya ng kanilang mundo na kinagalawan kung saan umpiyatsa naman si Ramon na hindi nga siya mapapagsak ito. Bakas naman sa mga mukha ni Olga ang galit ng pagkamuhi niya kay Ramon na balang araw ay mapapatay niya nga rin ang magama habang hindi naman mawala sa isip ang banta ni Lucio sa grupo ni Supremo na kailangan niya nila maganda sa patraitor na galaw nito at sa hindi inaasahan na isang pagdating na rin ni Pablo sa bar na agad naman pinatikim ni Bubbles na isang matinding sampal dahil sa pambabastos nga na ginawa nito. Muling ipinamukha naman ni Pablo kay Bubbles sa kahirapan ang estado nito sa buhay na nagimik siya upang sumabog na nga sa galit sa Tanggol na hindi naman mapigilan ang mga panghahamak na ginawa ni Pablo. Dito, hindi na nga nagpaawat si Tanggol na bulpihin si Pablo at maratauhan ito dahilan upang ituwasak nga ng mukha ni Pablo dahil sa matitinding tama nito. At dahil sa pangyayaring gulo, hindi naman maiwasan na mag-alala ni Bastet na muling balikan at magdesisyon naman si Bastet na pataasin sila Bubbles at Tanggol. Sa pamilya Caballero, kinamusta naman ni Don Facundo ang pagpapakilala ng babaeng dinala nga ni Pablo sa kanilang mansyon. Nagalit naman ay kinuwento ni Doña Bettina ang estado ng pagkatao ni Bubbles na muling pinagtalunan naman ang mag-asawa ang pagdidesisyon nila sa kanilang mga apo. Samantala, nagtapat naman si Catherine kay Aring Tindeng patungkol sa pagsisinungaling nito na makikipagkita kay David na marihin naman pinayuhan ni Aring Tindeng na bigyan niya nga na pagkakataon si David na kilalanin niya ito na ikinagulat naman ng senyora ang muling pakikipag-usap sa kanya ni Aring Tindeng dahil sa utos na rin ni Senyor Facundo. Samantala, matapang naman na kinausap ni Bastet si Pablo dahil sa nagawa niya nga kay Bubbles at si sinapit nito ng pambubugbog ni Tanggol dahil lalo pang magdesisyon niya si Bastet na ibalik na nga ang perang ibinayad sa kanya ni Pablo. Nagad naman sinunod ni Pablo ang kanilang naging usapan. Nagad naman sinunod ni Pablo at ibinalik ang kanyang titulo habang nag-alala naman si Bastet sa gagawing aksyon ni Pablo at natatapot niya ito sa patraitor na pagganti nila kay Bubbles at Tanggol. At sa uli, galit naman si Tanggol na wala pakialam sa anumang gagawin niya na pag-resback sa kanila ng mga kabalyero.